likas na para sa pilantropong si Mayor Chavit Singson ang mamahagi ng iba't ibang paraan ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang isang businessman, paraan umano niya ito upang makapagbalik ng biyaya. Kaya naman naging laman ng social media nitong Kapaskuhan ang pamamahagi niya ng pera sa Ilocos Sur dahil hindi basta-bastang pag-aabot ng pera ang ginawa ng alkalde. Ang kanyang bitbit, isang golden money gun. Hindi magkahumayaw ang mga tao sa pakikipag-agawan ng perang ipinamudmud ni Mayor Chavit. Kansyaw pa ng ilan, the man with the golden gun na hango sa isang James Bond film. Habang may ilang ikinaaliw ang pakulo na ito ni Mayor Chavit, umani rin ito ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Depensa ni Mayor Chavit, matagal na raw niyang ginagawa ang pamamahagi ng grasya at nais lang daw niyang magpasaya ng tao. Sir, sa dami ng pera niyo, nagpaagaw at nagpasabog kayo ng pera. Anong motibo niyo doon? Anong purpose niyo doon? Gustong-gusto niyo bang nag-aagawan mga tao sa pera ninyo? Hindi, depende sa occasion, hindi naman palagi. Okay. Kasi masasaya ang tao pag may... Madalas ko naman gawin niyo, maski wala pa akong baril. So, pag piyesta, may or ano... Moron ng piyesta, pag pupunta kasi ako, bibigay ng pera. Tumisan, hinahablot na kami ko sa ate. So, ang ginawa ko na, yung baril. Pag binaril ko yon, ang 100 bills, sandali lang, 10,000. Yung 500 bills, isang load din, 50,000. Yung 1,000 bills, 100,000. So, yun ang panghuli yung... Bakit kailangan pang ipaputok yung may barrel kayo ng gold tapos nagagawan? But hindi na lang daw ilagay sa sobre at nawalan daw ng... Hindi makakasya. Hindi makakasya. Okay. So, what was the feeling, sir? Gusto nila eh. Masaya sila. Masaya na rin ako. Kaya ngayon, daming gumi. Sir, punta dito, barili mo kami ng pera. But tinuligsa kayo doon, na-criticize kayo, at sinabi nyo, inggit lang kayo. Inggit lang sila dyan. Okay. Wala naman ako masama intensyon eh. Hindi naman ako tumatakbo. Okay. I'm not running for any position. I'm not taking advantage. Yun ang ayaw ko. That runs in contrast with what you said earlier, na dapat hindi ganun ang dapat control tayo sa pera. Because you were saying, ito si Pacquiao, bigay ng pera, you criticize Pacquiao, and that you're also doing that. I'm not criticizing Pacquiao. Okay. Sinasabi ko lang. Hindi, sinabi mo noon eh. Kini-criticize mo siya na nagbibigay ng tag 1,000, bigay ng bigay. Hindi, ang sabi ko, hindi dapat binibigay yung pera. Hindi naman siya mayaman na may pinanggagalingan eh. Nanggaling lang sa boxing, wala na ng boxing, wala na siyang hanap buhay. Sayang. But how would you describe, ngayon kalalabas ng salin niya, 3.2 billion yung net worth niya, 3 point something yung billion yung asset niya. How would you describe? He's still mayaman. He has a lot of money. Bacher kautang sa BIR. Bacher may utang doon. He said okay na daw. Hindi okay yun, kaso yun. Pag hindi ka nagbayad, masama yun. So, ang ibig ko sabihin, hindi dapat nagbibigay ng pera kung hindi niya kaya. Magnegosyo muna siya. Pag do not spend your money more than what you are earning. Yun ang sinasabi ko sa kanya pala. So, you're questioning, sir. Ako nga, yung mga nakikita niya sa boxing, inegosyo muna, mas marami kang natutulungan ako. Hindi, pagka-boxing, bigay. So you're questioning, sir, pagbibigay ng tag 1,000 sa mga rallies niya? Pagpupunta niya sa mga sorties niya? You're questioning that? No, mali din yun eh. Una-una nga, hindi naman niya kaya eh. Ba't niya gagawin? May utang pa siya sa BIR. Okay. So hindi totoong marami siyang pera? Kung sinasabi niya marami siyang pera, sinasabi ko, wala. How do you know, sir, na wala? Patagal na ako. Taga ko lang kasama eh. Ano ba yung napag-alaman niyo, sir? Ano yung mga palagi niyong sinasabi sa kanya at sinasabi niya sa'yo? Basta ang advice ko sa kanya, do not spend your money more than what you are earning dahil walang pinanggagalingan niya kundi boxing. Kung wala, as early as when he was 24 years old, kakawa, at the age of 40, you will be very, very old as a boxer. Hindi ka na pwede lumaban.
Unless kaedad mo or mas matanda yung kalaban mo, pwede. Pero hindi ka na pwedeng lumaban. Dahil magbabago na reflexes mo, ayaw maniwala. Pero gaya mo, masaya ka pag nakikita mong masaya ng mga tao. Eh masaya siya, nagmimigay siya ng pera ngayon. Sino? Si Senator Manny. Masaya siya, nagbibigay siya ng pera sa mga tao. So, okay yun dahil nakakatulong siya sa mga tao, sir. Well, masaya siya, pero hindi niya alam ang konsekwens. Ako, naawa ko sa kanya. Mm-hmm. Bakit siya? Maubos ang pera niya, wala na siya para sa pamilya niya. Sayang yung makinita niya. Dapat in-invest niya ng gusto. Pag marami kinikita, that's the time magbigay siya kung sobra-sobra na. Did you talk already with Senator Manny? After nung binanatan niya ako, di sinagot-sagot ko lang at mali yung ta. Yung, nainis kasi ako yung ano niya, nagsabi siya na hindi tama eh. Sinabi ko, wag mong itaas ang taxes. Dahil kung itaas yung taxes, makikinabang kami. Dahil akong gumawa yung batas na excise tax ng sigarilyo. Tuwing tinataas ang taxes, kumikita kami sa probinsya. Okay. And the entire Ilocanja, dahil ginawa ko yung batas 30 years ago. Okay. Matagal na kami nakikinabang. Okay. And 9 times na tinaas, hindi na pwede, baka mamatay industriya. Hindi niya pala naintindihan. So much have been said about that controversy. Pinatawad mo na ba siya? Ay, of course. Wala naman sa akin. Yung sinagot ko lang sa tama. So, okay na kayo? Hindi naman. Pinaimbita nga ako nung birthday yaka ako, next year na lang ako pupunta. After the election. Masama naman tignan ka. Tinawagan ka niya, sir? No, pinaimbita lang. Sa mga kaibigan namin. Napunta ka daw sa birthday niya? Ako, thank you, but next year. Hindi pwede ngayon dahil nga iba lang sinusuportahan ko. Si President Duterte, wala pa siyang sinusuportahang presidente sa ngayon openly. And he said meron siyang mga sasabihin in the few months to come about the presidentials. Do you think pag malapit na yung eleksyon dahil wala pa siyang kandidato, isa si Pacquiao ang posibleng mabasbasan niya? Posible ba yun? Hindi ko alam pero I don't think hindi siya mag-endorse sa mga figurado na matatalo. Importante pa rin yung suporta niya. Why, sir? Are you sure na hindi mananalo? Sure na kayo na matatalo talaga si Senator Pacquiao? Kalima na siya eh, sa survey. In the new survey, si Bongbong, 62% na. Lenny, 15% sumusunod. Isko, 9%. Si Senator Lacson na nag-improve. Tinalo niya na si Manny. So, yun ang ano ngayon, latest. So, would you advise Senator Pacquiao to stop spending money na kasi baka maubos na talaga? Maubos talaga. Kasi malayo na siya sa survey? Malayo na. Kawawa ang pamilya niya, nagastos ang gastos. Do you have an advice to him? He's listening right now. Hindi mo na pwedeng ma-advise yung mga taong ganyan eh. Dahil matagal ko na ina-advise. Always ang sagot niya, bahala ng Diyos. Eka ako sa kanya, bahala ng Diyos, pero sabi ng Diyos, bahala ng Diyos, pero tulungan mo muna sarili mo. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi ako bahala sa'yo. Hindi. Ang sabi ng Diyos, tulungan mo sarili mo, tulungan kita. Hindi, bahala ng Diyos palagi. So what's the latest talks with the President? As nakikita mong galaw ng Presidente right now, where is he leaning to support? Inclined siya mag-support? Wala naman akong alam dyan, but yung latest na announcement niya, hindi siya mag-endorse. Kung hindi siya mag-endorse, assist, nakakasiguro na si BBM. But you're a good friend of the President. Why can't you just tell him and recommend to him, support your candidate, BBM? Hindi naman pwede sabihin niya kay Presidente. Makikinig din sa lahat yan eh. So, it's up to him. Have you attempted to tell him? Wala. Why? Because his own decision. We have to wait for his own decision. Although nag-announce na he will not support anybody, but everybody's hoping na susupport niya rin si BBM because of Sarah. So I don't know. Wala nakakaalam. But what I'm saying, importante pa rin yung announcement niya. Meron din mga nag-aantay pa rin ng mga kasama namin. Yun na lang ang inaantay, diferensya. Pero di na siguro magbabago masyado yung survey. Magandang gabi, Pilipinas!